Sa title pa lang siguro ay na-excite kayo dahil naglipa na ang barat sa mga namimili ng livestock nyo. Ang resulta, kawawang livestock farmer. Ang dami na kasing mga komento tungkol sa pagiging barat ng mga livestock dealers. Heto ang ilang mga barat comments na patungkol naman sa mga namimili ng kambing. Kung hindi kambing ang benta ninyo ka-sideline, ay makaka-relate pa din kayo. Ayon kay Roy Abe, barat daw ang presyo sa kanila sa Zamboanga. Si Francis Baya naman, ayon sa kanya, ang namimili ay kukuha sa kanila ng 160 at pagkatapos ay ibebenta ng 200 sa auction market. Ganoon din naman para kay username Love Me. Kawawa daw ang mga taga-Antique at mukhang wala siyang makitang namimili ng kambing na hindi barat. Finally, ang comment ni Prodot Puykuy na kahit daw ang baboy ay nababarat din sa may kalawag Quezon. At least ka-sideline, hindi lang ang magkakambing ang nababarat, pati din ang magbababoy. Huwag tayong susuko mga ka-sideline. Sa paksang ito, mission namin na bigyan kayo ng sandata laban sa nasabing ng babarat. At sa madang huli ay makakapagbenta kayo ng hindi lang kayo ang nakangiti, kung hindi, pati na din si Mr. o Miss Barat. Tara na mga ka-sideline, mag-subscribe na dito sa ating channel, sideline.ph. Bisitahin nyo rin kami sa aming Shopee. I-download lang ang Shopee app. I-type ang Mangkey o Mangkey Agriventures. Piliin ang aming store at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message nyo rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At join na sa ating official Facebook group na Kamali. Ang barat at kapunang puring. Para magipagtuos sa barat, dapat maintindihan muna natin ang konsepto ng pagiging barat. Unang katotohanan na dapat nating tanggapin, mas mababa ang kuha, mas mataas ang kita. Ibig sabihin yan, ka-sideline, normal lang naman na tuturingan nila ng mababa ang livestock mo dahil natural naman sa lahat ng tao na palakihin ang kita nila. Pinatotoo yan ng comment ni Francis Baya at kung paano kinukuha daw ng 160 ang kambing niya at ibebenta sa auction ng 200 pesos. Pangalawang katotohanan, bagsak ang unang turing ng sinumang namibili. Ang unang turing ay palaging bagsak ang presyo. Huwag tatanggapin ang unang turing ka-sideline. Ang maaari mong sagot ay, pasensya na po. Mukhang mababa ang naging turing ninyo. Sa pagkakaalam po namin ay ito po ang live weight ng kambing ngayon ay ganito, kaya po nababaan kami sa inyong turing. Pangatlong katotohanan, kailangan mong basagin ang unang turing. Dahil ang unang turing ay napakababa, maaari mong labanan ito sa pamamagitan ng pagturing mo ng mataas sa iyong livestock. Sa pamamagitan ng pagturing mo ng mataas, ka-sideline, mararamdaman ng kausap mo na kailangan niyang itaas ang kanyang naunang turing. Ang sikreto kapag ganitong sitwasyon ay maging malumanay at maging likable kumbaga. Mas magandang magkaroon ng magandang relasyon, ikaw at ang bumibili ng livestock mo. Pang-apat na katotohanan, praktisado ang namimili na maging barat. Ang namimili ay palaging namimili. Ikaw naman ay isang producer. Ibig sabihin ka-sideline, kulang ka sa practice sa pagkikipag-negotiate ng presyo ng inyong livestock. Normal syempre, lalo na kung sa una ay hindi mo makuha ang gusto mong presyo. Pero dapat ka-sideline, matuto ng mabilis kung paano makipag-usap sa mga namimili. Ka-sideline,
huwag magagalit sa mga namimili. Mga business partners mo yan. Kailangan mo sila. Unang sandata, ang impormasyon. Ang lahat ng gera ay may mga espiya at ang espiya ang siyang may dala ng impormasyon. Si James Bond ay isang espiya. Si Ethan Hunt sa Mission Impossible ay isa ding espiya. At maging ang paborito naming si Johnny English ay espiya. Ibig sabihin ka sideline, ang unang panlaban mo sa anumang pagtutuos ay impormasyon. Si Luth Gehlig ay tinanggap ito sa kanyang komento. Ayon kay Luth Gehlig, boto po ako sa adhikain niyo, Ma'am Aga and Mang Kay. Malaking tulong po ang social media sa pagbebenta ng mas mahal sa ating mga livestock. Marami po kasi dito sa amin noon, binabarat ang bilihan ng hayop noon. Ngunit nang pumasok na po si internet sa lugar namin, hindi na po basta-basta nakakabili ng mura ang mga middleman dito sa amin. Naniniwala kami ka-sideline sa kapangyarihan ng impormasyon. Ang sa amin ay, paano ka mapipilit na magbagsak ng presyo kung alam mo talaga ang galawan ng merkado? Yan ang dahilan kung bakit naibigay namin ang pamamaraan ng pag-compute ng low at high na presyo ng alaga mo. Naipakita na namin ang pamamaraan na ito sa nakaraang video. Kapag alam mo ang presyo, palagi hindi ka malalagay sa alanganin. Pangalawang sandata, huwag mong ipakitang kailangan na kailangan mo ang pera. Alam namin ka-sideline, mahirap gawin ito lalo na kung kulang talaga ang pera natin. Ang sinasabi lang namin kapag nagbebenta ay huwag masyadong obvious na kailangan mo ng pera. Masasamantala ng namimili yung posisyon mo ng pangangailangan. Pangatlong sandata, huwag magbenta sa iisang dealer o tao lang. Kapag iisa lang lagi ang namimili ng livestock mo, matatalo ka ka-sideline. Napanganak tayo sa information age. Lamang tayo sa mga naunang tao. Madali tayong makapagbenta through FB Marketplace at saan mang page sa Facebook katulad ng Kamalig. Ang link po ng Kamalig ay nasa description box sa baba. Maliban doon ka-sideline, mura lang ang magpintura ng bakuran at anumang bakod sa nadadaanan. Ipaskil natin ang ating goat for sale, baboy for sale at siguraduhin mababasa ito. Siguraduhin natin ka-sideline na kahit nasa sasakyan yung dumadaan, ay pwedeng picturean ang advertisement natin sa pader. Ginagawa din yan ng mga politiko tuwing eleksyon, so kahit tayo, dapat gawin natin. Pag una ka palang nagbebenta, normal lang na hindi ka pa nila kilala. Magtyaga ka-sideline, lahat ng pumapasok sa merkado ay walang suki. Normal lang at hindi ka pa kilala. Darating din ang araw ay makikilala ka at marami nang mamimili sa iyo. Kulang ba sa budget? No worries! Sa presyong swak na swak, eto ang mini pack! Mini pack! Pagkakambing mo ay sigurado, mini pack ang para sa iyo! Nais po namin pasalamatan at i-shoutout ang ating mga ka-sideline sa kanilang patuloy na pagtangkilik sa ating Shopee na Mang Kay AgriVentures. Shoutout po kina Benito Ang, Jemar Sabeliano, Anatoly Ginto, Joseph Sinagub, Annabel Madera, Edmundo Aguado, Angelica Narzoles, Erwin Marigomen, John Dogwe, Faustino Rabilas, Dennis Adriano, Joan Tamag, Alex Palomo, John Galzote, Julius Llaneta, Patty Piso, Wilson Cubijano, Adrian Kasama, Nancy Garcia at Junri Nueva.
Ka-sideline, iilan lamang po ang mga nabanggit naming pangalan. Pero para sa inyong lahat ay kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa aming Shopee na Mangkay Agriventures. Tuloy-tuloy lang ang pagsusubscribe natin dito sa ating channel na sideline.ph. Kami po ang inyong lingkod at ka-sideline na si Aga kasama si Mangkay para sa sideline.ph. Happy goat farming, mga ka-sideline!